pagbigre. Sa tingin mo ba, sir, kasi parang ilan na yung nakilala ko na attorney, na referee, nakakatulong ba yung ano, yung ano ka na eh, parang sa legal ka na eh, meron ka ng credibility eh. Kahit sino ba pwedeng mag-judge o kailangan mga katulad mo na yun, attorney, mataas ang profession? Hindi naman. Hindi naman. Nagkataon lang naman na ito yung profession ko. Wala namang connection or anything, no, na qualification yung judge or referee na kailangan abogado. So kahit sino just pwede? Na abogado. Oo, kahit sino. Kahit sino, basta may puso, may passion. Kasi doon nagsisimula yan pa. Eh. Kahit yung, yan, yung ginagawa mo as a media person, kailangan ng passion, di ba? Nagkakakwentuhan tayo minsan, di ba? You had your ups and downs. Pero the same with pagiging referee and judge. We have our own ups and downs, but our passion and love for the game, love for the sport will keep us going. And there's no qualifications. There's no strict qualifications on yung sabihin mo na mataas ang pinag-aralan, no. Marami tayong magagaling na referees and judges na from all walks of life, no. May mga former boxers tayo, meron tayong mga teachers, meron tayong police, no, meron tayong dating konsehal, politiko, marami, meron tayong accountant. Ano ko sa iyo, dami. All walks of life, yeah. Pwedeng referee, pwedeng judge, pal. Okay, very diversified pala to. Baka sa dami nag-a-idol sa iyo, sana nakikita mo yung comment pag tumingin ka sa screen. Parang okay. Sa halip na yung mga nagko-comment sa akin, kasi sir, gusto kong maging boxer, baka next time sir, gusto kong maging referee or maging judge na, no, makita ka. Welcome, yes. Pwede pala, no? Teka, lahat, eto, welcome yan. Tanong ko lang, kasi pag nasa, alam mo naman, sa social media ako lagi, ang daming nagko-comment na magagaling doon sa social media, sobrang gagaling talaga ng mga comment nila. Minsan, disagree pa yan sa mga expert. Sila kaya pwede mag-judge yung mga nakikita natin na, di ko alam, kasali ka sa mga groups, talagang grabe sila magsalita, grabe mag-criticize. Pag may mga ganun bang may opinion, pwede na rin yun? Ano bang paano mo malalaman na yung opinion mo eh tama, I don't know, or pwede kang mag-judge? Alam mo, masasabi ko lang, ano, professional boxing is all about entertainment. So, yan muna ang premise natin, no? Professional boxing is all about entertainment. So, masaya, dapat masaya ang nanonood, dapat engage, dapat intense. So, yung mga comment na ganun na, Pao, natutuwa ako kapag ka may comment na ganun, yung talagang animated na talagang sasabihin nila na interesado sila at sinasabi nila na ito ang tingin nila sa fight. Ano yun? I'm very happy to read those comments kasi pagka walang mga ganong comments pa, that means they don't care, no? They don't care about the sport, they don't care about the fight. So kapag may mga comments na ganun, very welcome yun sa atin. Hindi yun ano, hindi... It's not offensive at all kapag ka nakakakita tayo na may mga kasamahan tayo na mga kaibigan natin sa social media na nagko-comment. Okay po yan. Welcome po kayong mag-comment. Tayo po hindi po ito exclusive. Sabi nga nila, there's no monopoly of knowledge and expertise. Kahit sinong tao, he has his own expertise. He has his own story. Baka ako, meron akong hindi nakita na nakita niya. I respect that, no? Lahat ng opinion is respected. Lalo na dito sa boxing kasi the more fans, the more engagements, ika nga, matatawag natin, no? Is better. So, wag natin silang issue away. Na mas maraming fans, mas maraming passionate, mas maraming matatapang. Welcome po kayo. Okay, very good answer. Yung may mga nagtatanong po, mamaya-maya po, i-reserve nyo yung mga tanong nyo. Ulitin nyo na lang mamaya-maya. Pero natutuwa ako sa mga comment, talagang ang daming idol daw sa'yo. Idol. Ang tanong ko din, ikaw ay isang consider na isa sa magaling na referee, a judge.
paano ba masasabi na magaling ang isang judge? Meron ba kayong scorecard? Meron ba kayong grading system? Or ano, pag pogi lang ng agaya mo na maraming may fans, magaling na ta? Actually, ano yan? Balik tayo sa basics. Kahit naman anong klaseng activity, kahit maging media person ka, isang teacher ka, isang doktor ka, isang nurse ka, isang government employee ka, ang importante talaga doon yung passion tsaka yung hard work to get the knowledge. Yun talaga number one. Ganon din sa pagiging judge, no? Kailangan pag-aralan mo yung rules, pag-aralan mo yung scoring system, mag-practice ka, manood ka ng mga fights, tapos iscore-iscorean mo, tapos ikumpara mo sa scores ng mga judges. It takes a lot of hard work. Sabi ko, the best judges are the most hardworking judges. Yung mga nag-aaral talaga, yung parang they devote most of their time in watching fights and scoring fights. Hindi kasi madali yung pag-judge talaga, Pao, eh, no? Hindi madali, especially yung 3 minutes na attention, 100% focus ka sa 3 minutes. Napakahirap nun. Ikaw, siguro nanonood ka rin ng boxing, pero it's very difficult to close your mouth and not to close your eyes, not to eat something, not to pick up something. Wala kang ibang iisipin. Kakalimutan mo lahat, pati pamilya mo, para manood lang nung boxing na yon, yung fight na yon, for the whole 3 minutes. Napakahirap po nun. Kaya minsan sasabihin natin, ako, ang tingin ko dun sa round na yon, panalo si ganito eh. Baka naman na nung nakatama yung isang boksingero na akala mo'y natalo, eh kumukuha ka ng inumin sa ref habang sumusuntok. O kaya napalingon ka at ikaw ay kumakain. So napakahirap. Kaya sabi ko nga the perfect the best judges, sabi ko nga, are the most hardworking, nagpa-practice, nag-aaral. So by the way, you explain it, talagang parang ang hirap ng judge. May doon sa mga gusto mag-judge, may sabi mo practice, pero may training ba nito? Gano'ng katagal ba training? Pwede ka bang pumunta sa isang school of judges para matuto mag-judge? Actually, walang formal training, no? Based on my experience, ay nung nag-apply ako ng judge, ang sabi sa akin is mag-take muna ng exam. So, merong examination. Yung Games and Amusements Board, tapos kailangan mong ipasa yung exam. And then, pag nakapasa ka na sa exam, ang sasabihin nila, magkakaroon ka ng apprenticeship. So, they will test you for actual fights na pupunta ka doon, and you will be given a sample or tawag dyan, sample scorecard. So, mag-score-score ka, tapos titingnan ng GAB kung pwede ka na. Baka malapit na yung scores mo doon sa mga professional judges. Ako, on my part, siguro naka-anim. Naka-anim ako na ano na apprentice practice events bago ko nakuha yung lisensya ko. Ganoon. So parang magsha-shadow ko muna sa mga professional. Yes. Okay. Ganoon pala. For the sake then of all the people watching, and actually naka-attend din ako sa mga seminar ng judges. And I want to take your view on this one. I always remember Hubert Min. But I want to ask you, ano bang pagkakaiba in Tagalog para sa mga ating kababayan ng judge sa referee? Ganito 'yan. Napakalaki ng diferensya. Kasi number one rule about the referee is the sole arbiter of the bout and is the only person authorized to stop a contest. So, yun ang responsibility ng referee. Walang, pag sinabi ng referee na knockdown yan, kahit sabihin ng judge na hindi knockdown, walang magagawa yung judge. Kailangan sundin niya yung referee. Ganon? Yes, exactly. Ganon yun, Pao, no? Kumbaga, na-overrule ng referee ang judge. Okay.
Yes, na overrule ng referee because nasa ano yan? Nasa ABC rules na tinatawag yan. Basic yan sa boxing that the referee is the sole arbiter of the bout and the only person authorized to stop the contest. Ano yan? Basic yan. Kumbaga sa ano eh, golden rule yan sa boxing pa. So that's the main difference between a judge and a referee. Okay. Pwede kang mag... Sabi kayo, lisensyado ka pareho, magkaibang lisensya yan. Kasi, kumbaga, magkaibang trabaho eh. So, ito bang pagiging judge at saka referee, baka may mga interesado, ito ba ay maikukonsider na isang full-time job, full-time employee na kayang bumuhay ng pamilya? Nako, parang hindi yata. Kasi mula nung naging judge tsaka referee ako, doon yata nagkahirap-hirap yung budget namin sa pamilya. Mukhang mas marami yata yung gastos ko pa kaysa sa kita. Yung passion mo kasi, sabi ko nga dun sa mga conversations natin before, no? Every time na umaattend ako ng convention, talaga naglalaan ako ng hindi maliit na halaga para makarating sa mga conventions. I've attended boxing conventions in places like Cartagena, Colombia, San Juan, Puerto Rico, Budapest, Hungary, Hollywood, Florida, Las Vegas, Nevada, wow. Orlando, Florida, and naka-try pa ako na mag-cruise from Miami to Cuba in one of the conventions. Nag-attend tayo ng convention din sa Medellin, Colombia. Nag-attend tayo ng convention sa Panama City, Panama. Lahat po yan, Pau, gastos ko po yan. So, ay, ganun ba yun? Yes. Ano ko sponsored? Ay, no, okay. Gastos ko po yan, opo. Kaya grabe. Medyo nagkaroon na kami ng ano niyan. Pag-diskusyon ng misis ko niyan, sabi ng misis ko, nako, baka yung ibibili natin ng gatas ng mga anak mo, igagastos mo na dyan sa mga conventions mo, wala naman tayong ano dyan, return of investment. Sabi ko, hindi, passion ko to eh. So, eh, baka kasi hindi mo siya sinasama, sir. Natin. Yes. Ay, no. Nung ano, nung nagsimula yan pa, nung 2014. Nung 2014, sinama ko yung misis ko sa Las Vegas. So, kahit nasabi natin na ano lang kami, maikling time lang kami na nakarating ng Amerika. Umikot kami ng LA, pumunta kami ng Vegas, pumunta kami ng Grand Canyon, yan. Pumunta kami ng Hoover Dam, lahat. Pinasyalan namin in a span of 8 days. So, in a span of 8 days, that was our 2014 travel, first time in the US. Then naulit kaming mag-asawa, sinama ko ulit siya in 2017. Yun naman yung sinasabi ko, nag-cruise kami from Miami to Cuba. So yung convention namin was inside a cruise ship to Cuba and then back to Miami. And then we went to Medellin, Colombia to attend another convention. So maraming beses na rin na sinasama ko yung wife ko to give back naman share sa kanya yung mga travels natin. Yun, at least, dyan, di na siya magagalit dyan. Kasama na siya eh. Yes, oo naman. Diba, pagka masaya yung asawa natin, masaya rin tayo, diba? Sabi nga nila, yes. Happy life. That's correct. Anyway, being a judge, sa boxing, may panalo, may talo. Sa being a judge ba at sa referee, ano yung makukonsider na panalo or talo? Meron bang ganun? O ano? Meron ba? Para sa akin, Pau, every time na I feel na I gave justice to the fighter, no, yung binigay natin yung tamang desisyon, yung natalo ay talagang totoo, yung totoong natalo ay natalo talaga, at yung totoong panalo ay siya talaga ang nanalo, binigay natin yung justisya tsaka fairness dun sa dalawang boksingero, I think, that's the victory of a judge. Yun ang victory namin ng mga judges na pagka nagbigay kami ng tamang desisyon para sa amin, panalo kami. Okay. There you go.
Alam mo, I'm very happy. We are about 252 people watching right now live and we're still half of the show. So stick around lang kayo. Mamaya mas mainit. Ayun yung mga controversial na mga tanong nyo. Hindi natin ito papatakasin si Attorney. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.